Hello mga kaprinting, ako po si EJ Bases. Meron tayong bagong video tutorial. At ngayon mga kaprinting, tuturuan kayo ng step-by-step guide kung gaano nga ba kadaling gumawa ng mga magnetic bookmarks. So ngayon mga kaprinting, ang una natin dapat gawin, prepare natin yung mga materials. Actually, ito mga kaprinting, ito lang naman yung aming ginagamit, no? Pero syempre, depende pa rin sa mga kaprinting natin na kung ano yung gusto nilang gamitin materials. Kasi actually mga kaprinting, napakadali po nito, no? So ito yung usong-uso ngayon at perfect na pwedeng pangregalo o pangbigay natin sa mga kaibigan, yan, mga kamag-anak natin, no? So ngayon, sa amin kasi, we are using a coif pearl sticker, no? Pwede rin naman iTex sticker, or depende po yan sa inyo, but we are using a pearl sticker kasi mas vibrant at mas magandang pagkaka-print niya, pagka-pearl kasi po ang ginamit namin. No? So, pearl. So, piniprint namin dito yung design, alright, sa pearl sticker na ito. At dinidikit namin itong pearl sticker na ito sa 300 GSM po na photo paper, no? So, bakit? Pwede naman po. May iba kasi mga kaprinting natin na dumiretso na pong piniprint sa 300 GSM. Pwede naman po. But sa amin kasi mga kaprinting, hindi kami dumidirectang magprint sa 300 GSM na double side glossy photo paper. Kasi nga po, baka masira yung feeder o yung roller. So, ang ginagawa na lang po namin ay nagpiprint kami sa isang sticker. Then, nilalagyan namin to ng photo top. Then, ididikit po namin sa aming 300 GSM, no? So, after po nun, magagawa na po natin yan. So, syempre, ididikit natin yung magpiprint po tayo, gagawa tayo ng design. So, yung sa paggawa po nung ating bookmark, depende po sa size na gusto po ninyo. So, meron kami ditong sample. Ayan po, sa Photoshop, as you can see. So, depende po yan, no? Pahaba kasi po yung aming bookmark. So, dito po yan matutupin, no? Sa may bandang gitna. So, syempre, dapat baliktad yung isa, then nakaharap sa yung isa. Kasi pag tinupi po yan, dapat magka-itsura po siya. So, pabaliktad yung isa, then pabaliktad, then dyan yung tupi po niya. So, ito pa i-print namin sa pearl. Then, after po na rin ma-print yan sa pearl sticker, syempre, lalagyan din ng photo top. Then, yun nga, ididikit natin sa 300 GSM. So, once na didikit po natin yung mga ka-printing, itong pinirint natin, didikit sa pearl po niyan. Siyempre, pag nadikit na po yun, nalagyan din ng photo top. So, ano yung mga photo top na gusto natin? Pwede po yung glossy, pwedeng matte, depende po sa inyo. And after po ng mga ka-printing, syempre, kakat na natin. So, ganito na po yung maging itsura niya, no? So, as you can see, actually, yung pearl dinikit namin sa Thierry GSM, kaya medyo may kakapalan ng konti, as you can see, yeah, to your screen. Dinikit na po namin. Then, yun po, dinikit namin ng photo top ng broken glass. As you can see, napakaganda po. You know, broken glass siya. Glossy ng broken glass. Then, tutupi mo nga po siya sa gitna. So, para maiwasan mga ka-printing yung ganyang crack, nakikita nyo po ba yung mga crack-crack na yan? May nabibili po kasi actually sa market na pangguhit, no? So, papakita ko po sa inyong screen ko ang itsura nun para at least maganda po yung pagkakatupi niya. Ito kasi mano-mano po siya. So, yan po siya. Then, yan po. So, ganyan siya itutupi natin. Kaya, as you can see to our layout, baliktaran po siya. Yan, baliktaran, no? Kasi ganito po maging mangyayari niyan. So, ganyan siya pag pinirint, baliktaran din. Pag tinupi na po natin yan, yan. So, hindi po siya baliktad, no? Yan, kasi baliktaran din pong ating pagkakaprint. Siyempre, para po maging magnetic yung ating bookmark, yan, pag natupi na po natin, lalagyan din siya ng magnet dito, no? So, siyempre, let's prepare our magnet. Ito po yung magnet natin, no? So, yung magnet natin, actually, it's a sheet. Yan. Syempre dapat pagdikitin muna natin. Paminsan kasi mga ka-printing, pagka naggupit na tayo, paminsan lihis, no? Hindi pantay. Kasi medyo may nadidetect siyang syempre hindi kasa, alam nyo na, yung sa magnet po. So syempre pag dapat po pantay yan, then ikat nyo po ay sa size na gusto po ninyo. So yan, dikit nyo po siya dyan. Then, yan na po siya. So, actually, ang ginagawa po namin mga ka-printing, using a glue, yan, a super glue. Yung iba kasi po gumagamit ng kahit anong brand ng glue, wala nang problema. Yung iba po kasi gumagamit ng double-sided, wala nang problema. But we are using glue para sobrang dikit, no? So, magdadat lang po tayo dyan, mga ka-printing, ng konti-konti, then scattered natin. Then, syempre, mapabagsak natin yung ganyan. Pag nadikit na po natin, mga ka-printing, syempre, i-ganon natin mga ka-printing kasi kung marami po kayo na ilagay na glue, possible na tumulo at dumikit po yan dun sa magnet, no? Magdikit yung dalawang magnet. So, pag nilagay nyo po yung glue dito, which is using this glue,
or any glue, which is super glue, eh, pagdikit po dyan, ipapress na po natin, then itaob natin ganun, then ipress, lagyan natin ng mabigat na bagay. Pag natuyo na nga po mga ka-printing, yung kabilang side naman po, lagyan natin ng glue, then ganun natin, then kabila naman pong side, para bumagsak lang po yung glue na sobra. Then after ng mga ka-printing, ano po ang finished product? Pakita po namin sa inyo. Yan. So, ito na po yung mga finished product, no? So, as you can see, itong tutorial natin, napakabilis lang naman at napakadali. So, yan na siya. Nadikitan na po siya. Yan. As you can see, sa loob may meron siyang magnet. So, gaganyanin nyo lang po siya. Yan, no? So, yan. Nakadikit na yun dito. Nakadikit na rin yun dyan. So, pag dinikit mo, yan, no? Automatic siyang dumidikit. Yan. So, napakaganda po. Imagine, pwede mong ilagay dyan yung mga quotes, company logos, pwedeng-pwede yan, yung mga pictures ng loved ones po ninyo. So, napakaganda niya, no? Pag yan ay nilagay nyo sa isang papel or gagawin yung bookmark, eh, didikit siyang ganyan, no? So, imagine, kunwari, ito po yung papel, o, ito yung inyong libro, di ba po? So, gusto nyo hindi mahanginan o hindi kumbaga yung tanda po ninyo. So, igaganyan nyo lang po siya, then igaganyan nyo na po, ayan, no? Dumikit na po. So, hindi po nalalaglag, o. Kasi nga po, naka-magnet po siya. So, ito yung napakaganda, no? Na perfect na pangregalo. Pwede din pong pambigay sa ating mga office mate, yan. Pang souvenir items. Yung iba naman po nating mga ka-printing, gumagawa pa po ng isang pang-card para doon po ilagay ito, no? Para presentable. Then, ilagay sa off-plastic. So, pwede na pong pambenta. So, ganyan lang po kadali gumawa. As you can see, napakadaming designs, personalized designs na pwede nyo ilagay. Iba-ibang mga photo protect ang pwedeng broken glass, as you can see, pwedeng glittered, pwedeng matte, depende po yan sa inyo. So, ganyan lang po kadaling gumawa ng magnetic bookmarks. So ngayon mga ka-printing, nakita nyo po kung gaano kadaling gumawa ng mga magnetic bookmarks. So wala namang problema naman mga ka-printing kung iba mga sizes. May iba tayong mga ka-printing na medyo pahaba ang ginagawa. Yung iba medyo maliliit. Wala pong problema. Pero napakita ko po sa inyo kung gaano kadaling gumawa ng mga bookmarks. At pwedeng-pwede po itong i-add sa inyong mga ino-offer sa inyong printing services and souvenir items. So syempre mga ka-printing, may natutunan kayo na napakadaling tutorial. Syempre don't forget to hit like, share, subscribe, and don't forget also to hit the notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong video tutorial. Hanggang sa muli mga ka-printing, salamat!